The Commission on Higher Education thumbs down a proposal to incorporate general education courses in college to the K-12 program. Chairman Prospero De Vera believes it will not be that beneficial for senior high school students. Trade Secretary Alfredo Pascual made that proposal as he pushes for shorter years in college. Padami nang ang galit ng mga magulang sa senior high at dinagdagan daw ng 2 taong paghihirap ang kanilang mga anak. Isipin mo kung paano iisipin nila pagka sinabi mo, lahat ng general education ay idadagdag pa sa mga anak nyo sa senior high. Eh baka magwala na yung mga magulang. For the group, People Management Association of the Philippines, it believes general education courses are important. Kami naniniwala na ang mga papasok sa industriya dapat may kaalaman sa critical thinking skills, collaboration, innovative spirit, communication and problem solving and decision making skills among others, no? At sa aming pananaw, ito ay makukuha mo lamang sa karamihan sa general education subjects, no? A Philippine senator seeks a probe into reports of alleged sexual abuse and harassment committed by teachers. Senator Risa Ontiveros, who chairs the Committee on Women and Children in the Upper Chamber, wants to hold an inquiry to hold perpetrators accountable and create safe spaces for students. This comes days after the Education Department said it is investigating several teachers in the town of Bacoor in the province of Cavite for allegedly harassing students. Ontiveros also says similar incidents have been reported in the Laguna province and Quezon City. Expect more traffic and forces along Metro Manila's major thoroughfares following the suspension of the No Contact Apprehension Policy, or NCAP. The Metropolitan Manila Development Authority says they will abide by the High Court's temporary restraining order on the policy, but they will study legal options ahead of the oral argument set next year. The MMDA hopes motorists will remain disciplined even without the policy. More or less, mga 107,000 po ang nahuli through the NCAP ng MMDA from January to August 24. Ang pangkaraniwang pong violation is disregarding traffic sign, yung number coding, at yung pong no loading and unloading. Laking tulong po ito noon at nagkaroon din po ng behavioral shift sa ating mga motorista dahil conscious nga silang merong CCTV cameras. Hihingi po tayo ng legal advice din sa Office of the Solicitor General tungkol po sa usaping ito. Pero kagaya po ng nabanggit natin, nire-respeto po natin ang TRO ng Supreme Court at susundin po natin ito. A coalition of transport groups, meanwhile, welcomes the Supreme Court's decision on NCAP. Very controversial itong No Contact Apprehension program na to. Kasi ang sinasabi nga natin, bakit napakataas ng fine? Wala tayong problema sa disiplina. Pero yung mataas na multa ba, ito ba isa sa kasama sa disiplina? Nakakatakot po, pinapatay nila yung mga transport sector pag ganyan.